10 wise tips na pwede mong gawin pagkatapos ng masakit na breakup o hiwalayan. Depende sa degree ng emotion, effort, time, at commitment na na-invest, ang breakup o hiwalayan ay maaaring makasira sa mga taong involved sa relationship. Sa ibang tao, lalo na yung talagang nagmahal ng lubos, ay pwedeng dumanas ng tinatawag na self-destruction dahil sa tingin nila ang buhay nila ay wala ng saysay. Kung feeling mo ay isa ka sa mga taong wala ng pag-asang mag-move on, dahil sa inaakala mo na ang taong magiging forever mo ay wala na or iniwan ka na. Well, you have to rethink the situation. Be wise. Maging wise ka. Kung hahayaan mong masira ang buhay mo dahil sa heartbreak, walang ibang mas mahihirapan kundi ang sarili mo din. Yung ex mo. Makakaramdam ng guilt yan pero sa panandalian lang. At eventually makaka-move on din siya, at makakahanap ng ibang partner after months or years. Magkasama silang bubuo ng sariling pamilya, habang ikaw ay wala, dahil sa hindi ka maka-move on. So, sino ang kawawa dito? O, baka naman iniisip mo na ang pagsira sa sarili ay ang pinaka-the best way para balikan ka ng ex mo. But believe me, it is actually the foolish tactic. Bakit? Kasi lalo mo lang ipinadama sa kanya na tama lang ang naging desisyon niya na iwanan ka. So, edi lalong magiging kawawa ka niyan. Therefore, gamitin mo ang inyong breakup to make yourself better than before. O, heto ang 10 tips na makakatulong sa iyong mabilis na pag-move on. Number 1. Iwasan ang pagiging mapag-isa hanggat maaari. Being alone makes you lonely and emotional. Maaalala mo lang ang mga nakaraan at heartaches. Magiging depressed ka at walang ganang gawin ang mga bagay-bagay. So as much as possible, stay with your family and friends. At kung mag-isa ka lang sa iyong bahay, you can ask your friends to sleep over with you or you can stay with them. Number 2. Don't stalk your ex or yung third party kung meron man. Kung hindi mo makikita ang ex mo, mas mabilis kang makaka-move on mula sa masakit na hiwalayan. Ang pag-stalk sa iyong ex or sa kanyang special someone, sa Facebook o sa anumang paraan, would keep you bitter. The more na nakikita mo siya or sila ng kanyang special someone, ay magdudulot ito sa iyo lalo ng sama ng loob, at pipigilan ka nitong maging positibo tungkol sa iyong sariling kinabukasan. All you can think about is how much of a loser you are. Number 3. I-renovate ang iyong lugar at alisin ang mga bagay na may kinalaman sa ex mo. Kung ang iyong ex ay madalas noon na bumisita sa iyong lugar, o napuno mo ang iyong silid o opisina ng inyong mga memorabilia o mga larawan na kayo ay magkasama, edi palayain mo ang sarili mo sa paghihirap sa pamamagitan ng pagpapalit-ayos ng iyong bahay o lugar ng trabaho. Alisin ang mga larawan at iba pang bagay na nagpapaalala sa inyong nakaraan. Number 4. Magpa-makeover. Ngayong single ka na ulit, isipin mo ito bilang isang pagkakataon para maging bago at ibang tao. Baguhin at ayusin mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng pag-iba ng style ng iyong pananamit, paggamit ng bagong hairstyle, at pagpapakita ng iba mo pang personality. Gawin mo ang mga ito para sa sandaling mag-cross ang landas nyo ng iyong ex, ay makikita niya na ang inyong breakup ay lalong nagpaganda o nagpagwapo sa iyo. Number 5. Maglaan ng mas maraming oras sa labas at makisali sa mga masasayang pisikal na aktibidad. Ang pagsali sa mga physical activities gaya ng sports, hiking, cycling o swimming, ay maaring makapag-boost ng iyong mga happy hormones, at mawala ang mga negative energies at emotions. Gayon din, ang pakikisalamuha sa kalikasan ay maaaring magbigay sa iyo ng peace of mind and soul. Wait, bago natin ituloy, please huwag kalimutan na mag-like and subscribe. Alright, let's continue. Number 6. Pagbutihin ang iyong mga kahinaan o kapintasan. Maaaring sinisisi mo ang iyong kapintasan o kakulangan sa nangyari sa inyong relasyon, at malamang na sinabi din sa iyo ng ex mo na kasalanan mo ang lahat kung bakit kayo nagkahiwalay. It's a big no. Maaaring may pagkukulang ka,
pero for sure ang iyong ex ay meron din, kaya wag mo sisisihin ang sarili mo sa lahat. Upang i-prove na mali ang iyong sarili at ang iyong ex, sikapin mong ma-improve ang iyong kapintasan, kahinaan at kakulangan. Dahil kung hindi, magiging insecurities mo ito sa susunod mong relationship. Number 7. Maging competitive sa work or school. Ang pinaka-the best na distraction sa heartbreak ay career. Gawing busy o active ang iyong sarili sa school or work para ma-divert ang iyong attention at makalimutan ang sakit na dulot ng breakup. Ay convert ang iyong selos at sama ng loob sa pagiging competitive sa anumang bagay para sa magandang resulta. Once na maging successful ka sa iyong trabaho, pag-aaral o kung anuman ang iyong ginagawa, you will feel better of yourself. Number 8. Mag-focus ka sa pagiging successful. Sabi nila, ang pagiging successful ay pinakamainam na paraan ng paghihiganti sa mga nanakit sa iyo. Pero syempre, hindi din tama na gawin mong motivation ang paghihiganti. Maging successful ka para sa sarili mo at sa mga mahal mo sa buhay na naniniwala sa iyo, pero hindi para sa ex mo. Dahil baka ang ending ay siya pa ang mag-credit nito dahil sa pag-iwan niya sa iyo. Number 9. Gumawa ng bucket list ng mga bagay na matagal mo nang gustong gawin. Gumawa ng bucket list ng mga aktibidad na gusto mong maranasan. Pag-ipunan ng mga ito at tuparin sa tamang panahon. Gaya ng bungee jumping, zip lining at mag-travel around the Philippines or abroad. Mas gaganda ang iyong pakiramdam kung mas marami kang goals na matutupad. And lastly, number 10. Be the best. Para deserve mo din ang best na partner. Sabi nila opposite attracts, pero pagdating sa isang seryosong relationship mas mahalaga pa din ang practicality at like-mindedness. Meaning, yung tipong parehas kayo ng gusto at standard sa buhay. For sure, ang gusto mong maging karelasyon ay yung fit sa iyong ideals and standards. Pero syempre, you must first live by your own standards, diba? Mahirap yung ang gustong mong partner ay responsible, pero ikaw naman ay irresponsible. O yan, mga kapapatips, sana makatulong sa iyo ang ilan sa mga tips na yan para mabilis ka nang makamove on mula sa isang masakit na breakup. Be better, not bitter. Ang breakup ay hindi katapusan ng mundo. Who knows? Yung breakup mo ngayon ay maging way para sa isang mas magandang buhay at mas maging mabuting tao ka. Madaling sabihin, ngunit mahirap gawin. Well, tama ka dyan. Pero ang pag-move on ay isang magandang proseso. Kung titignan mo ito in a positive way. Alright, thanks for watching mga kapapatips. Please support this channel by clicking like, share, and subscribe button. Paki-click na din ang notification bell para updated ka sa mga susunod na videos ng Papa Tips channel. See you next time. Peace!